So hello guys, gagawa po tayo ngayon ng fabric flower for decoration po ito. Pwede itong pang sabit-sabit sa Christmas tree or anuman. So kailangan po natin dito mga scrap fabrics lang po ito. Meron po tayong dalawang 10 by 10 centimeter. Ito po ang ating gagamitin. Tapos pagtatapatin lang po natin yung tamang yung right corner ng tela. Tapos ipipin po natin at tatahiin po natin ang palibot po nito. So ngayon guys, guguhitan po muna natin siya ng 0.5 millimeter bawat corner niya para pantay po yung magiging tahi natin. Ito po ay mano-manong tahi po ito. Ano? Hindi po ito idadaan sa makina. Pero kung may makina naman po kayo at bet nyong imakina, nasa sa inyo po iyon. So ayan guys, sinatahi ko na po. Yan, binilisan ko na po. So kakat na natin yung sinulid. Tapos po, gugupitin lang po natin yung palibot nito. Yan, para pag binaliktad po natin, hindi magugusot. Tapos, lalagyan po natin ng butas ang isang peraso ng tela sa gitna. Maliit na butas lang po. At dyan natin mamaya isusuot ang fiber silk. Yun po yung ilalagay natin dyan. So, yan, may maliit na butas na po. Babaliktad rin na po natin yan. Yan, kung nakikita nyo, binabaliktad ko na po. Yan, pagkatapos po nito, magready lang po tayo ng yarn or tali na may sukat na 30 cm at gagamitin po natin to para panali po sa ating gagawing decoration. Ayan, kunin lang po natin yung center ng ating tela. Gupit lang po tayo ng maliit para dyan po natin isuot yung ating yarn. Yan po yung gagamitin nating panabit. So, ayan. Tapos, bubuhulin lang po natin yung dulo. Yan, ganyan. Tapos, yan yung butas na yan. Dyan tayo maglalagay ng fiber fill. Susuotan natin ng maliliit, konti-konting fiber fill para makuha natin yung gusto nating kapal ng ating magiging flower, mini flower. So ayan. So ayan na guys, konti pa, dagdagan pa natin ng konti. After nyan, ayan, tupin lang natin to sa gitna. Kunin natin yung gitna. Tapos diyan natin tutusukan ang karayong. Tatahiin natin pag kukunikin natin yung dalawang magkabilang dulo. So, bago nga po pala matapos ang video to, sa mga nakakapanood at bago pa lang po sa aking channel, huwag nyo po sanang kalimutan mag-like at mag-subscribe. Isama nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong maging updated sa aking mga susunod na video. So, yun lang guys. As you can see guys, ayan, kinokonek ko na po yung dalawang dulo. Yan. Ganyan lang po yung kasimple guys. Yung mga scrap nating tela, pwede nating mag-isip tayo ng idea kung ano na anong pwede nating gawin para maging kapaki-pakinabang kaysa itapo natin. So ayan guys, bubuhulin na natin. Ganon din lang po yung kabila. Connect din lang natin yung kabila para maganda siyang tingnan. So, ganyan lang guys. Tapos, tusok. Tusok sa kabila. Tusok-tusok lang tayo. Ikpitan lang po natin at siguraduhin lang natin na hindi po ito makakalas.
para matibay naman yung ating gawa. O, diba? Nakikita nyo na agad yung resulta. Hindi pa yan tapos. O, see? Maraming salamat nga po pala sa lahat ng sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa aking maliit na channel. Maraming salamat sa inyo at sana wag po kayong magsawa. So, ayan lang guys. After po nito, magugupit po tayo ng pang-ribo naman. So, kuha lang tayo ng isang pearl na pang-decorate natin dyan sa pinakailalim niya. Yan, sa pinagtahian natin. Para hindi naman kitang-kita. Next, para sa magiging ribbon natin, meron tayong 16 by 6 cm. Tutupi natin to sa gitna para makagawa tayo ng pattern para sa ating ribbon. So, yan guys, sukatan lang natin to. 5 cm. Mark tayo ng 5 cm, 1 cm, and 2 cm. Ayan, mag-then trace a curved line. Ayan, para naman maging magandang tingnan at mukhang ribbon po siya pagkatapos. Ayan, madali lang to guys. Kayang-kaya nyo to. Mga walang ginagawa dyan. Pwedeng-pwede nyo tong sundan. Yan, maliit na tela lang. Scrap nga lang po talaga to. Mga hindi nyo na naggamit na tela. Huwag nyo pong itapon at sayang. So, yan. Trace natin. Trace. Tapos, tahin uli natin. Mano-manong tahi. Ito guys, mag-iwan tayo ng open dito. Para pag binaliktad natin yung tela mamaya. Okay? So, ayan guys, tahi-tahi lang, mano-mano na to. Huwag na tayong magmakina at madali lang naman to. So, hindi po uling kalimutan, mag-like. Kung nagustuhan nyo ang aking munting video, share nyo na rin po. At, syempre, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Isama nyo na rin po ang bell button para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. Yun lang guys. So, ayan guys, ginugupit na natin. Nung sa iniwan nating open kanina, doon natin babalikta rin to. Ayan, babalikta rin na natin. Tapos, pagkatapos natin itong balikta rin, yung butas na iniwan natin kanina, syempre, tatahiin natin to. Visible so yung hindi siya kita. Mano-mano din, tarantaran, ganyan. Naingay na naman po ang aming asong si Brownie. So ayan guys, tapos yan may kuha. Okay na yan, kuha tayo ng ating ginawang flower. And then isang ring. Kuha tayo ng ring. Yan, twist lang natin para mag-lock po siya. Yan ang ating ring. Pero pwede naman na wag nang lagyan. Nasa sa inyo yan. Tapos ito guys, itali lang natin yan dyan. Syempre, hindi naman pwedeng basta tali. Ayusin naman natin para magmukhang ribbon yan. O, diba? Jaran! Maraming salamat guys sa pagsuporta. Like, share, subscribe. Isama nyo na po ang bell button. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye. Maraming salamat. Thank you sa panonood.